ano mararamdaman ninyo? Sakit. Di po ba? Sakit ko. Isaksakin ka ng ganyan. Durog-durogin mong ganyan. Mararamdaman nyo talaga dun ay? Masakit. Eh, sino yung nakakaramdaman sakit? Yung katawan? Yung mind? O yung spirito? Sino? The mind. Diba? Sino kakaramdam? Bakit hindi katawan naman? Imagine this. If it were the body, the physical body, eh bakit kapag yung tao ay patay na, kahit saksakin mo ay walang nararamdaman? Bakit? Because we say, it has no more mind, it has no more spirit. Diba? Death is the body in the absence of spirit and the mind. So walang nararamdaman yung katawang laman because hindi naman siya yung nag-iisip. Sa konsepto nating mga Pilipino, wala namang body, mind, and spirit. Bakit? Ang tingin lang mga traditional at mga Filipino healers, the mind is actually just part of spirit. Diba? The body is an entity, right? The spirit is another entity, right? Is the mind a separate entity? No. Because the mind is actually part of spirit. Kung ang lahat ng ating nalalaman, experiences, at mga karanasan ay naninirahan sa ating katawang laman, bakit tayong lahat ay naniniwala na kapag tayo ay namatay at nasa kabilang buhay, ay daladala pa rin natin ang lahat ng ating kaalaman at karanasan? Bakit? Sapagkat hindi siya naiiwan sa katawang laman kung hindi daladala ng espiritu. At ang mind actually is just part of spirit. It's not even an entity, it is just part. So sa ating mga Filipino healers, lalo na sa mga spiritist healers, ang meron lang sa atin, yung katawang laman at yung espiritu. Diba? Yung katawang laman, lalagyan lang siya ng espiritu, magaspang siya, wala siyang nalalaman. Lalagyan lang siya. Nalaman lang niya, organs, mga buto, balat, laman, etc. Pero, ang lahat ng diwa, pag-iisip, damdamin, ulirat, makaranasan, konsyensya, panaginipan, pagkakilala at pangunawa, ang lahat ng ito ay nandoon sa kanyang espiritu. It is for this reason kung bakit traditional and alternative healers, hindi lang dito sa Pilipinas, but all over the world, recognize na sa panggagamot, and even kanina na dinig nyo, si Dr. Ordonia was speaking to us, and he was talking about the supernatural, the spiritual. Because siya mismo witnessed the truth na in dealing with diseases, you need to understand that there is a very, very spiritual nature about disease and pain. So the traditional and spiritual healers understand this very clearly. Kaya nga sa atin, di po ba ang panggagamot? Naunawaan natin na mahalaga ang pagbibigay ng payo. Mahalaga ang pagbibigay ng halaga na maunawaan niya ang kanyang karamdaman. Mahalaga sa atin ang pagpapakabait. Eh, si Dr. Boy, anong lagi sinasabi ni Dr. Boy? Ilang percent ang ugali? 80% daw. Diba? Kahalagahan ng pagpapakabait. Diba? Sapagkat magkakaroon ka ng karamdaman sa anong pinakamalaking dahilan? Sa pinakamalaking dahilan na nagkulang ka ng kabaitan. Magkakaroon ka ng karamdaman sa susunod na pinakamalaking dahilan sapagkat lumabag ka sa mga batas ng naturalesa, natural laws. Minsan, hindi pala minsan kundi madalas, mayroong halimbawa sa akin mismo, pupunta, magpapagamot, sasabihin, masakit po yung aking bato. Gano'n nakatagal yan? 10 years, 15 years. Ano kakasabi ng mga doktor? Kailangan ko na rin po ng operasyon.
Madalas yan. And then, titignan ko siyang ganyan, sasabihin ko lang sa kanya, gaano ba kataas yung unan na ginagamit mo? Unan. Eh ganyan po, ang hiling ko po kasing pag natutulog po ako kasi gusto ko po yung ulo ko po yung nakaganyan. Napakadami ng unan sa aking ulo na ganyan. So ano nangyayari? Namimisalign ang kanyang spine, kumukontra sa natural curvature ng kanyang spine na kanyang ginagawa. So nagkakaroon siya ng pain lagi sa neck niya. Anong panglagi kong payo? Magpalit ka ng unan. At pag nagpalit ng unan yung tao, yung 10 or 15 years na sakit niya, biglang mawawala. Why? Because ang ginawa niya, isang simpleng paglabag sa batas ng naturalesa. Do not put unnecessary strain sa iyong neck. Kung hindi ganyan na mangyayari, and you will have injury and thus experience pain. On the other hand, meron naman lalapit, ganun din, masakit. Ang aking lie, gano'n nakatagal? 10 years na rin. Aba, alam niyo, wala akong tinatanong, pag sinabi niya matagal na sakit, kilala mo ba ang aking biyanan? Hindi mo pala kilala kasi masakit din ang leeg mo. Diba? Yun pala, marami siyang stress, maraming, ano, lagi siya nagagalit, marami siyang pag-iimput na ginagawa sa kanyang kapwa, hindi maganda ugali niya. So yung stress na yon magiging sanhi ng kanyang pain. Diba? So nanggaling sa physical, nanggaling doon sa moral at spiritual na mga bagay. Pero, bakit naman iba-iba ang reaksyon ng tao sa sakit? Eh di ba, sino sa inyo ang takot sa dentista? Taas kamay. Ha, magkasama tayo. Ako atapang akong tao. Diana, atapang akong tao. Ay, padala mo ako sa gera, pupunta ako sa gera. Ay, papuntayin mo kahit saan, pupuntayin mo kahit madilim, kahit nakakatakot siya. Huwag lang sa dentista. Alam niyo kung saan nagsisimula yung sakit dati sa dentista, di ba yung pag yung dinidrill na tayong ganyan, huwag niyo sabihin may anesthesia kayo, pag dinrill ng ipin niyo talaga yung napakasakit. Di ba, no? Ako, hindi. Nagsasimula ang sakit ng aking, nagkakaroon ako ng pain pag nasa bahay pa lang ako. Iniisip ko pa lang na pumunta ako kay Dr. Bunad. Diyos ko po, sumasakit na ang ipin ko. Nararamdaman ko na yun po na nanlalata na ako, nanlalamig na ako. Bakit? Iba-ibang tao, iba-ibang ang reaksyon sa pain. So katapos-tapusan, kahit physical yun, kanina nanggaling sa pag-iisip pa rin niya. Sana yung pag-iisip, bahagi ng espiritu niya. Ang nangyayari tuloy, napapatunayan natin na pain is actually a creation of the mind and not the body. What is created in the body is injury. What is created in the body is physiological imbalance, illness, or destruction. But pain per se is not a construct of the body, but a construct of the mind. And that is why we perceive pain differently, because my mind is different from yours. You may not be afraid of a dentist, but I am. You may not be afraid of my mother-in-law, but I am. You may not be afraid of my spouse, but I sure am. And it is very painful to me. So iba-iba tayo. Pain is a creation of the mind. So, since in our discussion, we accept that physical healing modalities are really not enough to understand and deconstruct the image
and constant pain for this simple reason. If we rely on conventional methods in dealing with pain, we are bound to achieve only partial victory. But if we are to have full victory over pain, what we need to do is employ a combination, sabi nga ni Doktora kanina, holistic approach of the conventional and the non-conventional, the physical and the spiritual therapies. Because ang consideration natin dito pinakamalaki, the physical therapies and conventional therapies to address the actual injuries caused by the disease or illness, the spiritual and the mind therapies to address the pain. So magkahiwalay po yung injury, magkahiwalay po siya sa pain. The physical, to treat the injury, the mind and the spiritual therapies to address the pain. And this is what I'm saying. Pain is therefore mitigated or eliminated by controlling or adjusting the reactions and emotions previously employed by the mind. Whether or not the injury or illness is real, imagined, tapos na siya, or paparating pa lang, it does not matter. Gagawa mo siyang mawala o mabawasan kapag kinontrol natin yung ating reaction to pain, our perception of pain, ano yung emotion na nararamdaman natin towards pain. Some of us live a very painful childhood. Ang nararamdaman natin is, ay, ikaw ay walang kwenta. Ay, nako, masakit yung ginagawa mo. Ay, hindi, tama yung ginagawa mo. So we are predisposed to react, what? Di ba, painfully to things that are happening to us. Samantalang some of us, kahit anong mangyari, okay lang. Pagkasakit tayo, okay lang. Pagkaroon ng problema, okay lang. So what happens to us? We find ourselves predisposed on the other side to less pain because we understand that we need to control or adjust our reactions. And for this reason, a lot of mind and spiritual therapies and modalities work. That is why meditation works, because through meditation you control or adjust your reaction. That is why hypnosis works. That is why cognitive therapy works. That is why biofeedback works, because we understand the rhythm of our body and then are able to change it. That is why guided imagery works, because we are able to focus on something else besides the pain that we are feeling and thus eliminate the image of pain in ourselves. That is why relaxation therapy works. Mag-relax ka lang, mawawala yung source of stress, and then suddenly, mawawala yung pain. And this is what we are advancing today. Sa pagtutulungan po natin ng conventional and non-conventional modalities of healing, is tayo mas traditional and alternative, are able to understand and advance this mind and spiritual modalities. Ang trabaho po siguro natin is to be able to integrate this in the mainstream para all doctors, all health practitioners are able to give a more holistic approach and treatment of chronic pain. This is just to summarize what I said again. The present day health professionals need to have an army of therapies and cures they can deploy. Not because uso ito, not because there's so many out there, but the reality is pain and the causes of pain are increasing. Injuries and sicknesses and the causes of injuries and sicknesses are ever increasing. And the only way to respond to that is to ourselves have our own army.
of cures and modalities that we can deploy ourselves. Ganun na po ang laban, ganun na katotohanan. Abay, hindi naman uso dati yung bakit siya nakasakit, na-stress. Ay, manood kayo ng lahat ng pelikula ng 1950. Meron bang ganun? Dadalaw si Maria, niintay niya ang kanyang sinisinta. Sabi niya, kay tagal na ako, hindi nadalaw ni Pedro. Nasa na kaya ang aking sinta? Ina, maaari mo ba siya puntahan at itanong sa kanya kung bakit hindi na siya nadarako sa ating buhok? Ako'y nalulungkot at nalulumbay, hindi ko siya nakikita. At lalakad ang kanyang ina, pupunta at pagbalik, makaraan ng ilang oras, sasabihin, Maria, ikinalulungkot ko sa iyo. Siya ay may sakit, siya ay na-stress. Pero pag ganun, ang mga sakit dati, siya ay nasa gasaan ng kalabaw. Siya ay nahulog sa balon. Di ba? Ganun ang mga sakit dati. Wala naman dati may sakit na. Anak, ipagpaumin mo sapagkat siya ay na-stress sa trabaho. Siya ay isang call agent at hindi niya na kaya ang matinding demands at pressure ng trabaho. Wala kang ganun. Di po ba? Kaya lang tayo pong lahat, alam nyo na unawaan natin eh. At isa sa mga concerns na gusto nating i-address, sige, pagpalagay na natin na sa isang banda, the traditional and alternative understand these non-conventional therapies. The MDs, on the other hand, understand this conventional and are beginning to partially understand the other modalities. Right?